Good day, guys! Ngayong araw, isa pong engineer from Pampanga ang aalamin natin ang kanyang naging journey inside TDS. I would like to introduce to you Miss Rosaline Ursua. Ma'am Rosaline, can you tell us more about yourself? Isa po akong civil engineer. 28 years old at taga Pampanga po ako. Engineer, ano ka ma'am? Company or meron kang sariling ano? Isa pa akong ano, government worker din po ako, civil engineer. Nagtatrabaho po ako sa Department of Public Works and Highways. Opo, government employee. Opo. Engineer ka po, di ba? So, paano mo nalaman ang stock market? Nalaman ko siya year 2016 sa mga office mate ko. Pinag-uusapan kasi nila eh. Tapos, nagbasa din ako, nagnood ng YouTube, ganyan. Pero hindi pa rin talaga ako nag-start. Wala pa talaga akong... Hindi pa talaga ako nag-start. Kasi... Pag-aaralan mo lang siya, no? Narinig ko lang na curious lang. Tapos, wala naman akong balak at that time. Kasi wala pa akong pera. Kagagraduate ko lang. 2016. Kasi start ko lang mag-work. So, what made you enter po sa stock market? Ilan ba ako nag-start? 2019 kasi, di ba yung mga broker dati, kailangan mo pang magpasa through snail mail ng mga requirements. Tapos, sakto, November yun ng 2019, nagkaroon si Call Financial ng parang seminar, pero parang ano siya, marketing. Tapos doon, ipapasa mo yung requirements mo, tapos tatawagan ka na lang for interview. Hindi mo na kailangan personal na pumunta sa kanila. Doon pa lang, parang makakapag-register ka na. Kaya, yun, nag-attend ako. So kasi online lang siya? Oo. Hindi, ano, parang meron silang rent na hotel sa bandang San Fernando. Tapos nagkaroon ng seminar. Pero ang target lang talaga nila ay ano, kumuha ng mga client. Ng mga clients. Oo. Yun yung bali ginawa nila. So isa ka sa nakapag-open ng account that time. Oo, kasi ang dami. Siguro mga ilang batches yon. Every hour merong... So sabi ko, wow, ang dami pumupunta. So parang budol is real din pala, 2019 pa lang. Oo, 2019. Kaya sobrang dami. Tapos yung mga friends ko kasi pumunta din, so pumunta na rin ako. Libre lang naman kasi yun. Yung mga friend mo. Oo. Oo, may mga friends akong pumunta kaya sumama na. Pagkakupin mo ma'am nung account, nag-start ka na kagad right away mag-trade nun. Hindi pa rin. Kasi... Na-try ko, bumili, tapos parang hindi siya, wala akong, hindi ko alam kung anong bibigin ko. Parang ang ano lang nila ay blue chip, JFC, BDO, ganyan. Parang paano kung lalagay yung pera ko kung hindi ko naman din alam gawin. Parang hesitant pa rin ako. Pero nag-start ako, ano na. August of 2020. Doon talaga nag-trade na. So, bali po, nag-open ka lang ng 2019. Account, 2019. Tapos, August of 2020, doon pa lang ako nag-start mag-trade. So, ma'am, meron ka bang nasarilihang group before TDS? Meron ka bang ibang group na nasarilihan? Wala akong nasarilihan na group, pero may mga fina-follow akong mga guru. Mga friend ko, follow mo si ganito. Nasa YouTube siya. Tapos na naman, ma'am, yung pag-follow mo sa kanila. Meron ka naman tutunan. Parang kasi ay yung seminar nila. Parang kailangan mo pang mag-seminar. Kailangan mo palang sumali. Tapos yung isa ko ding office mate, sumali. Ang fee daw ay 50,000. Ayoko atang sumali. Pag ikaw na lang ang nagpa-seminar, siguro ilibre mo kung pwede rin, sabi ko sa kanya. Pag siya na, para libre na lang. Ituro na lang sa'yo kung ano yung natutunan. Oo. Pala libre na lang. 50,000 yun. Pero nag-start ako, nag-join din ako ng mga groups.
Yan, nag-join ako ng groups. Mga January of 2020, nakita ko si Traders Lounge naman. Kasi hindi naman talaga maiwasan sa mga newbies, especially dito sa mga newbies na naghahanap sila ng mga group kung saan sila talaga. Oo, sa Facebook, ganyan. Tsaka YouTube, ganyan. Pero hindi pa rin ako nag-trade. Ewan ko bakit. Natatakot pa siguro ako. So, natatakot pa rin. Ano yung TDS sa'yo? Kasi sabi mo nga, nakita mo, nakapanood ka na ng mga YouTube channels ng iba, nakita mo na yun. Naka-attend ka na ng seminar ng isang broker. Ano yung TDS sa'yo and why you joined TDS? Iba kasi siya. Parang di naman responsibilidad ni Lioness na turuan tayo. Pero parang, bakit ang effort niya? Ang effort niyang mangulit, ang effort niyang gumawa ng videos. Parang, selfless naman itong taong to. Ako, ay, minsan, babasahin mo lang yung email niya. Bakit kailangan niya pang magturo sa iba kung kumikita na siya, di ba? Pero, yun siguro yung para sa akin, siguro yun yung self of fulfillment niya sa sarili niya. Kasi dati siguro nakita niya rin mahirap. Kaya gusto niyang magturo din sa iba. Oo. Super hands-on talaga si Ma'am. Gusto talaga kasi ni Ma'am talaga. Niya, grabe. Di parang hindi na siya natutulog. Ako nga na napapagod magbasa ng emails minsan. Siya. Totoo lang. Hindi ka pa tapos sa isang email, meron ka na namang panibagong. Parang isang linggo ka lang hindi magbabasa ng email, parang... Matatambakan ka na. Matatambakan ka every Saturday or Sunday. Parang, grabe siya gumawa ng emails niya. Ganun siya talaga ka-committed kasi. Ganun siya ka-committed sa TDS. Sa mga students. Swerte natin. Correct. Especially kayong TDS. Sobrang swerte nyo. Grabe. Kasi kaming GUT, we can say na we're so lucky na talagang tinuruan kami ni Ma'am. Pero nakaranas muna kami ng sunog na port. Before we met Ma'am, before kami maging part ng GUT talaga. So, ikaw tapos, talaga, personally, yung pumasok sa TDS? Oo, personally pumasok ako. Kasi sila, so, iba yung pina-follow nila. So, di ba, ma'am, yung mga friend mo nga, pumasok sila doon. Ikaw, hesitant ka na pumasok doon. Oo, kasi... Hinawang ka. So, bakit sa TDS, parang, sige, go! Ano? At different sa TDS sa'yo doon sa ibang group at napapayag at napajoin ka sa TDS? Kasi, iba kasi hindi siya, parang bilhin mo yung books, may kasama ka ng parang mentorship din. Tapos, hindi lang siya time limited. Yun yung, try ko nga to. At saka, parang magandang maging mentee ni Ma'am Lioness. Kaya, trinay ko siya. So ma'am, doon ka na, mas na-encourage na sumali sa TDS kasi aside from book na pinurchase mo, meron kasing free mentorship. Oo, meron siyang free mentorship. Kasi so, yun yung plan ko dati nung nagte-trade ako, parang wala akong control. Hindi, dati buy lang ako ng buy. Sa totoo lang, basta pasok sa strategy, buy agad. Parang di na ako di ko pero na siya hinihimay. Pero may strategy na ginagamit before. Oo. Di ba, naman yun? Before TDS pa. Yung Ma'am Lioness, sinusunod ko na rin siya. Kaso parang kailangan ko ng control. Parang kasi, parang may kulang, parang kailangan ko pang siya i-improve, kaya sumali ako ng TDS. Kaya nung naging part ka na ng TDS, dun mo na nakita ko ano yung mali, ano yung kulang, kung bakit pasok lang ako ng pasok, tapos dati kasi parang nagsha-shopping din ako. Shopee-shopee lang ng spa. Kailangan, tatlong stocks agad, everyday, ganyan. Correct.
Alam mo, walang self-control talaga. Once na may binenta, kailangan bibili ka ulit ng bago. Oo, parang kailangan, meron akong hawak lagi. Ganun. Parang kiti-kiti din pala before mom, no? Oo. Kailangan, sorry ka. Kasi ngayon, meron siyang ano, diba, time about 30 trades lang. So, merong control yung ano. So, may mamonitor. Dati kasi hindi ako nagmamonitor talaga. So, pumasok na rin dito, ma'am, yung self-discipline mo. Mm-mm. So, oo. So, ngayon, ma'am, ano-ano yung activities nyo inside TDS and paano kayo tinitrain? Yun, sobrang dami ng assignment. Grabe. Alam mo, pinaka-nahihirapan ako talaga sa mga essay, yung pagpanood ng movie, tapos gagawin mo siya ng essay. Yun talaga yung ano, tapos kapag di mo pa siya nagawa, tatambak ulit siya, parang kailangan mo siyang gawin ngayon, kasi kung hindi, maiiwan ka, ganun. Oo, tatambak ako talaga. No, super busy nga ako, parang isang buwan ata kung di ko nakagawa ng assignment. Siguro, grabe, the following month, hinabol ko talaga siya. So parang yung workload na dumami, no? Dahil sa pag-aabot sa assignment. Oo, kaya kailangan advice sa mga TDS students, gawin agad yung mga assignment, magbasa agad ng emails para hindi kayo matambakan. At yung nakahabol ka. Opo, nakahabol naman. Mayroon bang advantages yung paggawa niyo ng mga activities ng mga charting niyo dun sa TDS? Yung mga charting na assignment, ma'am, nakaka-ano siya, napapamiliarize ka talaga sa mga strategies, ganyan. Tapos, parang, ang ginawa ko kasi personally, yun na din yung mga parang history ko, kunwari, papasukin ko yung stocks na to sa ganitong strategy. Titingnan ko muna yung mga past trades niya na yung mga assignment din dati. Kaya nakakatulong talaga yung charting natin. Parang meron pang automatic na ano history ng chart. Tapos makikita mo na lang. Search mo na lang sa folder, ganyan. Tapos makikita mo yun. Oo. Yun yung ginagawa. Tulong na yung pag-filter paggawa ng watch. Ako, pag-filter din siya. Yung mga past trades niya, ganyan. So, what are the three best things about being in Matitrain yung sarili mo na maging discipline. Second, parang may support system ka agad. Yun. Parang di ka nag-iisa. Tapos, yung pangatlo, best thing, si Ma'am Lioness talaga. Di siya papapagod na, ano, na mag-remind sa'yo lagi na yun. Okay lang yan. Tapos susunod ka na lang babawi, ganyan. Di siya talaga napapagod mag-remind. Kasi ganun kaya, siya. Oo. Diba? Talagang once talaga na nasa, kitang-kita naman talaga, ma'am, support mo na. Andiyan yung self-discipline mo. Ang ganda lang kung paired before na like what you said nga na dati nag-shopping mo. Ngayon, meron ka nga isang buwan na halos wala ka talagang trade. Oo, meron ako isang buwan na walang trade. As in, wala kang trade. Kahit kasi, parang walang pasok. Yun nga, ang mahirap dun, yung panahon na walang pasok sa strategy. Kasi, pero, hindi ka natitempt. Hindi ka nakakatempt, actually. Pero hindi ka bumibigay. Pumasok na lang for the sake na may ano ka, pero good thing na hindi nun. Ka bumibigay. Oo, ang hirap nun. Yung losing streak pala, mas madali pala siya kaysa dun sa mga wala talagang pasok na trades. Personally sa akin, nahihirapan ako. Kasi dati, di ba, lagi akong may hawak na stocks. Ngayon, pigil talaga. Pag wala, close na. Wag nang ano, kasi minsan, ano, half-bake, yung parang pinigit lang. Kaya, talaga ma'am, na ang laki ng difference mo before. Oo, ang laki. Tapos, sa ngayon na TDS ka talaga. Plus, the guidance of ma'am na every day talaga mag-re-remind sa'yo.
Ma'am Roslyn, ano naman po yung ano most challenging part para sa iyo ng pag-trade mo? Kasi before, sabi mo nga po, di ba na, para kang nag-shopping ng stock, kiti-kiti, ang dami, gusto mo lagi kang may binibili. Pero ngayon, talagang self-controlled mo, andyan, disciplined ka na, okay lang sa'yo kahit wala kang trade. Pero ano yung most challenging part para sa'yo sa pag-trade? Most challenging part, siguro yung makikita naman sa ano ko, sa trades ko, ay sa ano ko, ilan ba yung losing streak ko, di ba? Ang dami kong losing streak, sunod-sunod. Parang susuko ka na lang kung makita mo. Oo, six trades. Tapos, tas malalaman mo pa na may nag-graduate na, ganyan. Parang susuko ka na lang talaga, pero parang sayang yung opportunity kasi. Kung mapipigilan ka lang sa anim na trades, parang hindi worth it yung pagsuko. Mas madami kang magigain na sa pagpatuloy mo kaysa sa pagsuko mo. Kaya yun yung pinaka-challenging talaga, yung sunod-sunod na loss. So parang sa emotions mo naman, yung naging challenging part sa'yo, kung paano mo i-handle yung sunod-sunod na loss. So, paano mo na-overcome yung sinabi mo nga naman, yung challenges sa'yo, yung emotions mo? Kasi yung emotions mo yung parang naging, ano mo, diba? Naging challenging part sa'yo, yung emotions mo, yung several losses mo. Paano mo na-overcome yun? Paano ko na-overcome? Kasi hindi ko na siya iniisip na after 30 days, kailangan ko nang graduate. Parang di ko na siya pressure sa sarili ko. Basta, pag may ano, trade lang ako, trade. Kapag hindi, trade ulit. Kahit talo, trade ulit. Di ko siya ina-expect. Akala ko, kasi pang 29th trade ko si Ava. Akala ko, uulit ako again. Magsi-second 30 day. Oo, magsi-second batch sana ako. Kaso, hindi ko talaga siya expected. Nung panahon na tinanggap ko na hindi ako gagraduate sa first board ko. Oo. Doon niya ako binigyan ng win. Parang, hindi na kasi ako pressured. So, sa mga TDS mulan, huwag kayong ma-pressure na kailangan yung graduate para sa isang try lang. Alright. So, huwag po kayong matakot na mag-trade pa rin. Kahit sobra-sobra na yung mga losses. So parang ma'am, sa naranasan mong several losses na sunod-sunod, parang naging manhid ka na. Parang okay. Sa first few trades talaga, sobrang ano bang nangyayari? Ganyan. Tapos minsan pa, yung mga di mo napipili, sila yung nagiging successful. Tapos, yun lang, tuloy-tuloy lang siguro, ganun lang talaga ang buhay. Hindi mo control talaga. Wala ka talagang control kung kailangan lang talaga ready ka na mag-trade everyday. No one can control the market naman kasi talaga. Yung kaya mo lang control yan is yung entry. Sarili mo talaga. Kaya kailangan talaga, kilos lang. Kilos talaga, kilos. Kilos. Lagi naman pinapaalala ni Ma'am yan sa atin. Kilos lang talaga, di ba? Ma'am, ano naman po yung mga na-learn mo sa journey mo as a TDS? Di mo control ang market talaga. Number one. Tapos, dapat everyday ka talagang mag-screen. Kasi hindi mo alam kung kailan yung mga pasok na strategy, ganyan, sa mga stocks. Kaya kailangan everyday ka. Tapos, third, hihanda mo yung pool mo talaga sa loss kasi normal talaga yun. Normal talaga siya. Hindi siya may iwasan. So, hihanda mo na yung sarili mo sa loss. Tapos, pagka-enter mo ng stocks, dapat ready ka na mag-cut. Ready ka laging mag-cut. Cut. Kilos talaga. Huwag mong iisipin talaga ang game. Ang iisipin mo kung saan ito magka-cut. Oo, cut talaga. Lagi.
laging pagka, sabi mo nga, di ba, ma'am, nung una medyo affected ka pa. Talagang, pero kapag willing ka talagang matuto at talagang iniintindi mo yung mga vlogs, yung mga reminders ni ma'am, talagang pagka nag-trade ka na sa susunod, maalalam yung sinabi ni ma'am, oh, normal lang yan. Para pag normal lang yan. Parang wala na lang. Wala na ko. Tapos, hindi ka nag-iisa. Correct. Unti-unti ka lang nai-immune. Na, ay, parang sa next time mo, di ba? Pagka nag-loss ulit, okay lang. Okay, loss naman. Kaya ako sa market, parang ibibigay niya sa akin. Aminin man natin, hindi, especially sa mga newbie. Yun yung pinakamahirap na part sa isang trader, especially sa mga newbies, kung paano ba mag-cut-loss. But inside kasi ang mindset kasi ng newbie, kaya pumasok ng stock market, eh, kumita agad. So, Ma'am Rosaline, can you walk us through sa mga trades that you made? Kasi, like what I've said earlier nga po, 7 wins lang po siya, 23 losses sa 30 trades po niya, pero meron po siyang 12.14% na gain. So, can you walk us through dito sa ano yung mga naaalala mo lang, yung mga unforgettable trades that you made dito sa yung port? Unforgettable ko si Ava kasi first time kong magka-gain ng 77% sa buong trading pag-trade ko. Siya yung pinakamataas kong gain. Grabe so mo. So far. Dito grabe talaga, nga. Dito talaga din sa trade mo, kitang-kita yung self-discipline mo, yung pay-loss mo. Imaginin mo, ang pinakamalaki mo lang loss is nasa 5%. 5%? Ano kasi yun, 5%? 87% lang yung pinakamalaki mo loss. And kalma pa yun, ha? Diba? Oo, ma'am. Kalma pa siya. And makikita nyo rito, guys. Diba, sabi ni ma'am nung una, para siyang kitikiti, nagsha-shopping siya ng mga stocks. Pero kung makikita nyo rito, September niya, 3 lang trades niya. Oo, sobrang dalang ko mag-trades. October niya, 5 lang. November niya, 5 din. 5 lang. December, wala siyang trades. Wala. Isa lang. Ay, isa lang ba? Wala ako. Wala. Walang trades. December, diba? Walang trades. Ganyan niya na-control na yung sarili niya. Na hindi talaga. Siguro walang... nung December, sobrang loss ko. Kasi tingnan mo naman yung port ko nung December. 12 losses, tas isa lang win. Tas yung win ko parang konti lang. Kaya siguro sobra akong... O parang nag-win ko yung... Nagkaroon ka ng isang win ng October. Ano lang? October, tas lahat. 21%, pero the rest is puro negative na nga yung continuous sunod mo na. Tapos yung isa mong win, ng January, next win mo na is January na. Diba? Oo. Grabe yung mga ano ko, diba? Tapos January na. At ang nakakatuwa nito, ang win mo is 0.28%. 26! Diba? Life-changing yung win. Grabe! Tapos, yung sumunod na gain mo is 3.14. At bumawi naman sa sumunod. 18.59%. Then yung sunod nga na the rest, yung 77.26% mo na nga. Ang galing! Galing. Kakatuwa talaga, ma'am. Kitang-kita talaga sa port mo yung self-discipline mo. Umi-effective ba si ma'am? Umi-effective ba siya sa kaka-remind? Kasi may mga late exit pa ako dyan. So, ma'am, how does it feel ngayon po na finally, after 1 year, isang taon mo ng pag-trade? How does it feel when you graduate ka na as a TDS? Siyempre masaya ako kasi after 30 days din graduate na ako. Pero di naman natatapos yung pagiging trader ko sa after 30 days. Parang mas na-challenge ako ngayon. Paano ko pa siya i-improve? Paano ko pa pagbabutiin yung kilos ko talaga?
mas challenging siya ngayon kasi parang graduate ka na, dapat alam mo na yan, ganyan. So, abangan natin sa mga susunod kong trades kung mami-maintain ba yung mga kilos ko. Diba ma'am, you are a civil engineer and you're working sa government. So, tingin mo ba kailangan mong maging extraordinary person para mag-gain sa stock market or kahit na katulad natin na mga simpleng tao lang? Actually, parang sa stock market, pantay-pantay ko yung lahat na ganyan. Wala siyang, ano, wala, hindi niya kikilalanin yung background mo, kung mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, wala, may lisensya ka, wala. As in, pantay-pantay kayo. Yung bibili, kung bibili ka, magsisell ka. Wala siyang, hindi siya discriminatory. Kaya, kahit sino pwedeng pumasok. Pero, hindi lahat nagtatagal. Yun yung inaano ko. Pwedeng pumasok lahat, pero hindi lahat ng tao pwede talaga magtagal sa stock kasi mahirap talaga siya. Kailangan talaga ng ano, yung willingness mo na pumasok, yun ata yung ano mo, entrance mo sa pagsa-stocks. Willingness na matuto, ganyan. Kung determinado ka talaga, doon matetest talaga. Pero yung kung katayuan mo sa buhay, hindi siya matetest doon. Yun talaga. Very well said, ma'am. Na talagang kahit sino pwede pumasok, pero hindi lahat na. Kasi parang battle of the fitness din talaga ang stock market. If you are not mentally, physically, emotionally prepared, talagang... Kahit madami kang pera. Correct. Kasi sabi nila dati, basta madami pera sa stocks, lagay mo lang ng lagay, kikita ka. Parang hindi. Hindi. Especially sa ating mga ordinary person na pagka yung hard-earned money mo, nakita mo kasi naglo-loss, di ba? Oo, sakit sa hard. Kaya parang tulad nga na sinabi mo, maraming hindi nagtatagal. Kasi once they saw their hard-earned money losing, talagang ansakit. Ansakit nga. Pero hindi nila nakikita yung brighter side na natututo sila. Ang mindset kasi talaga, gain, papasok pa, para kumita, ganyan. So yun nga ma'am, nasabi ko nga na ikaw engineer, civil engineer to be exact. Kailangan ba magaling ka sa math para lang maintindihan mo ang stock market at kumita ka sa stock market? Hindi. Ang basic lang na kailangan marunong ka mag-plus, multiply, divide, ganyan. Di ka naman mag-derive ng formula. Pero na lang kung gumawa ka sarili mong ano, indicator siguro. Pero kung ordinaryo ka lang tao na gustong mag-trade, hindi talaga siya requirement. Kailangan mo lang talaga yung basic lang talaga. Basic lang. Paano ka mag-multiply, divide, tsaka mag-add ganyan. Kasi ngayon naman sa atin, high-tech ng lahat. Automatic. Oo, tsaka may calculator na po. Kung unlike before na kailangan pang tumawag ka ng telepono. Para lang, bibili ko sa... Oo, high-tech na talaga. Manual lahat. Ganyan lang yung indicator. Di na kailangang aralin. Aralin kung paano na-derive. Pero yung... kung paano kinompute, wag na. Automatic na kasi siya. Automatic naman siya. So ma'am, ngayon na graduate ka na, talagang makita mo na you earned na talaga sa stock market. Can you recommend TDS sa mga friend mo, family member mo, para maging part din sila ng TDS? Marirecommend ako siya, hindi sa lahat ng tao. Marirecommend ako siya talaga yung mga gusto talagang pumasok sa stocks. Kasi yung iba talaga ayaw nila, kala nila talaga sugal. Kapag sinabi mong stock market sa iba, kunwari sa family ko, hindi talaga sila open sa stocks. Ako lang talaga nagsa-stock sa amin. Pero yung mga friends ko, sinasabihan ko, inaumpisan ko siya talaga sa, kunwari, bago kayo pumasok ng stocks, dapat meron muna kayong emergency fund para pag merong emergency, din nyo nakukuhanin yung support nyo, ganyan. Tapos, ang ina-advise ko sa iba,
naman, kailangan yung mga credits nyo. Tsaka sa government employee kasi ako. So, madaming may loan. Kasi parang pag sabi government ko, employee ka, parang unloan ang lumalapit sa inyo eh, no? Oo, sabi ko, tigil-tigilan nyo naman yung mga loan nyo. Kung maaari lang, bayaran nyo na agad. Huwag lang masyadong, ano. Kasi mas nahihirapan ka, actually. Tapos sabi ko, itry nyo na pumasok, sabi ko. Pero wala aata. Pero meron na akong mga friends sa ano, na member din ng TDS. Meron na ding bumili ng mga books. Ewan ko lang kung na-apply na nila yung sa TDS. Pero sinasabihin ko lang sila. Kasi tatanda tayong lahat eh. Kailangan natin ng mapagkukunan in the ano, additional kasi siya talaga, kung additional income din kasi siya. Ang stock market kasi is walang pinipiling edad. Oo. Pero ang learnings mo, ang knowledge mo is sa stock market is nandiyan. Oo, kaya kung meron pa po nagdadalawang isip na pumasok na po kayo. Biggest regret ko yan noong 2020. Kasi during the lockdown, ang ginawa ko lang ay virtual trading. Kasi so, iba yung... Iba yung virtual trading lang sa actual trading. Kung sana, sana nung lockdown, mas madami akong time. Mas madami pa akong natutunan sana. Basta kapag nag-start ako agad. Oo, kung nag-start ako agad. Correct. Pero... Pero sabi nga, di ba, nasa right timing ang lahat. Kasi, oo, nasa right timing. Kasi, sabi nung time ba na yon is, ganyan ka ngayon. Diba? Ay, natin, baka, nag-shopping din ako. Diba? Baka mas marami kang na-shopping kasi nung time na yon. Oo. Kaya, maganda na rin. Negative pa ako. So, ngayon, ma, final message mo po sa ibang traders like you na gusto rin kumita sa stock market, especially dun sa mga kapwa mo po, traders, then student, na gusto na rin, gusto rin graduate, or gusto rin kumita sa stock market? Para sa akin po, katulad ng sinabi ko kanina, wag po nating maging goal na basta lang graduate. Maging goal po sana natin ay ma-improve yung mga trades natin. Mas mapaliit po natin yung mga loss natin. Huwag po tayong mag-focus sa mga gains kasi darating din po yan. Yung mga kailangan po natin talagang tutukan, yung mga loss po natin. So, kung may mga loss ka man ngayon, normal talaga yan. Ang gawin mo lang, patuloy lang. Mas madaming mawawala kapag tinigil mo ngayon. Nandyan ka na eh. Kaya darating at darating din yung mga gains. Kaya patuloy lang tayo. Sabi nga, never give up. Oo. Dami-dami pinanood the movies, no? Never give up ang tema. Ayan, diba? Tapos ikaw, at the middle of the course, mag-ikip. Oo, yung iba nga naputulan ng kamay. Yung iba naputulan ng paa, di tumigil, diba? Tapos ikaw, may loss ka lang. Pera lang nawala sa'yo. Correct. Mababawi din yan. Pera nawala sa'yo, pero knowledge, experience. Ang nag-gain. Nag-loss ka ng money, knowledge, experience ang nag-gain sa'yo. So, additional message, ma'am? Wala. Thank you po kay Lioness talaga. Sobrang blessed namin na kayo yung mentor namin. And sa mga GUT students po, thank you sa effort, mama. Sa mga ano, thank you sa effort po talaga. Kasi kami din naman parang nag-give back lang din kami kung ano yung ibinigay sa amin. So, si ma'am, yun din yung gusto niya para sa mga TDS na kung ano yung naituro niya, maituturo din ng ibang TDS, ibang members natin. Kasi inside TDS talaga, we treat each other as a part of the family din talaga kasi, di ba? Kaya bawal yung hype sa loob kasi para maging dependent trader tayo.
So thank you so much, ma'am. Thank you so much. And nakakatuwa. Talagang makikita talaga sa'yo yung pagbabago nung naging trader din. And nakakatuwa yung sinabi mo talaga na lahat pwede pumasok sa stock market. Pero hindi lahat. Pero hindi lahat. Totoo talaga siya. So thank you so much, ma'am. Once again, guys, Ma'am Rosaline from Pampanga po. Thank you so much, ma'am. Good night, ma'am. Thank you so much. Thank you po.